ngang makapangyarihan ang ating isip. Pwede tayo nitong paniwalain base lang sa ating nakikita o nararamdaman. At ang mga simpleng bagay pwedeng magkaroon ng ibang kahulugan, himalaman o hindi. Automatonophobia ang tawag sa mga may phobia o takot sa mga rebulto o estatwa. Pero sa Laguna, siguradong wala nito dahil sila ang gumagawa ng mga rebulto. Yun nga lang, sa bayan ng Santa Cruz, dito pa rin sa Laguna, meron ngayong kwento-kwento na nito lang nakaraang buwan, meron di umanong rebultong dumilat. Ang rebultong yon nakalagak sa bahay ng pamilya Bongkan. Ang rebulto ni Señor Santo Sepulcro o mas kilala sa tawag na Lelong. Kwento ni Adeline, February 20, nung hiramin niya si Lelong para sa padasal sa death anniversary ng yumaon niyang anak. Nanggawang hindi makapusaniya, inaglika. Nagsimula raw ang padasal bandang alas 8 ng umaga. Nung una, normal naman daw ang lahat. Pero pagsapit ng alas 2 ng hapon, yung manugang ko, siya yung una nakapansin kasi habang nagdadasal, hinihimas niya yung paa ng lelong, himas siya ng himas. Tapos umiiyak siya. Tinawag na ako nung anak kong bunso, Mami, pasok kayo dito. Si Ate Joy umiiyak. Sige, bakit? So nakita mo, lelong po nakamulat. Ang mga nasa padasal, kanya-kanya nang kuha ng litrato. So, pasukan na sila lahat, no? Talagang umiiyak sila. Tapos yung born again na bisita namin, yun. Hindi sila makapaniwala. Pero hindi lang doon natapos. Ang di manoy, kakatwang pangyayari nung araw na yon. Dahil matapos lang ang 2 oras, si Lelong bigla daw muling pumikit. Para isa kami sa nagpakitaan niya ng himala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung pagmulat niya. Marami nagsasabi, swerte daw, nakahimanaware. Pero hindi ko alam kung anong mensahe ng Santo Sepulcro sa amin, pamilya. Pero merong mga hindi na nagulat sa nangyari. Hindi raw kasi ito ang unang beses na ang rebulto, di umano, nagmilagro. Taong 1950, si Lelong nakita raw na nakatayo sa gitna ng sagingan. Base sa kasaysayan ng Lelong, ang bantog na himala na ginawa niya ay yung pagtayo niya doon sa sagingan na kung saan ay meron pang larawan hanggang ngayon dito sa simbahan. Gumala pa raw ito at natagpuan din sa tabi ng balon. Taong 1954 naman, napabalitang tumayo rin si Lelong sa altar. At ang pangyayaring yon, nasaksihan ng 65 anyos na ngayong si Aling Fe. 10 taong gulang lang daw siya nung di mano tumayo si Lelong sa mismong harapan niya. Kasama ko, lola ko, naiyak ako ng iyak, no. Nakita ko ang Lelong na bumangon. Tapos bumaba siya dun sa urna niya, dun sa kanya pinaglalaga. Nantiyan ko hanggang sa nakatulog ako dyan sa upuan, tabi ng lola ko. Taong 1959, nasaksihan naman daw ng 75 anyos na ngayong si Aling Soledad na nakatayo naman si Lelong sa gilid ng hagdan ng simbahan at tila naglabas daw ito ng langis na nakagagamot daw. Lagi kasi ako may dadasal, misi hanggang ngayon. Tsaka pag ngayon, kinukuha ko siya sa amin. Kinukumbida ko siya, pinadadasal lang ko. Tapos pinaghahanda ko siya. Parang natanong ako nung utang na bigyan niya kami ang lahat-lahat ng gusto namin sa buhay namin. Yung pinibigay ko din sa kanya, parang binabalik ko sa kanya. Ang sinasabing milagrosong rebulto, pagmamayari ng pamilya Pamatmat.
18th century pa raw, natagpuan si Lelong sa tambakan sa likod ng simbahan. Noon pa man daw, meron ng kakaiba rito. Meron kaming kamag-anak. Pero meron nadaing. Nakita nila, yun niya, nakatapon na sa likod ng simbahan. Yan dinala sa simbahan ng Agripa. Simula noon, ang puon, maingat na inilagaan ng pamilya Pamatmat na miyembro ng simbahang Iglesia Filipina Independente o ang Aglipayan Church. Ang kanilang paniniwala at mga gawi hindi raw nalalayo sa Roman Catholic, pero ang isa sa malaking pagkakaiba, ang kanilang mga pare pwedeng mag-asawa. Nakakilisa Mesias, yayang ikaw ay ibabat. Dahil sa mga balibalitang di mano, mapaghimala si Lelong. Halos 70 taon na itong dinarayo sa Santa Cruz sa Laguna. Kasama sa mga naniniwalang mapaghimala ito, si Nida. Kwento niya, taong 1998, na-diagnose ang kanyang apo na may biliary atresia, sakit sa atay. Ang kailangan namin is 500,000 para siya maoperahan. Wala po kaming ganung kalaking halaga. Dahil wala silang sapat na pampagamot, halos araw-araw daw na ipinagdarasal ni Nida ang kanyang apo kay Lelong. At matapos ang humigit kumulang 2 buwan, di umano, parang himala na naging normal ang kalusugan ng bata, na wala ang sakit nito sa atay. Laking tuwa po ng pamilya namin na lahat ng resulta ng aking apo sa laboratory ay nag-normal. Ito po ay isang malaking himala para sa amin. Usually, itong biliary atresia kailangan operate. Hindi siya gagaling na pusa. O kaya kung late na, kahit operahan natin, hindi na nakakatulong. So these are the ones that kailangan na i-liver transplant. Taong 2006 naman, nung meron daw nakapangbukol si Nida sa kanyang kaliwang dibdib, at dahil sa milagrong ipinakita raw ni Lelong sa kanyang apo, muli siyang nanalangin sa kanya. Ang parang nagsilbi raw niyang gamot, puting panyo, na parati raw niyang ipinapahid kay Lelong. Ako po'y nagpapahinga, inapa ko ito, na wala ang matigas at ang kumikirot sa aking dibdib. Kaya isa na naman po ito na pagpapatunay na wala po akong ininom na gamot dahil takot po akong mag-iinom ng kahit na anong gamot. Dahil baka maka-apekto sa aking mga vital organs. Bagamat sunod-sunod ang pagpapamalas daw ng himala ni Lelong, umaasang tagapangalaga nito na si Arthur, na personal din daw sana niyang masaksihan ang mga himalang ito. Sa 10 taon daw kasing binabantayan niyang rebulto, wala pa siyang namamalas na kakaiba. Sabi ko nga, ako ingit na ingit sa kanila. Ingit na ingit ako sa kanila, gawa ng sila nagpakita sa nagparamdam sa kanila. Ako, tagal ko nag-alaga. Wala. Pero ang hiling na ito ni Arthur, parang natupad nito lang Pebrero, nung isa siya sa mga nakakita sa Dimanoy pagdilat nito. Tagal ko nag-aalaga, doon ko na siya nakita nagmulat. Sabi ko, hindi naman pwede refleksyon. Talagang kita ko yung dalawang eyeball na talagang ano. Tsaka marami kami nakakita sa kanya. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, minabuti ng aming team na mag-imbestiga. Santa Maria ng Diyos, salamat. Ayon sa salaysay, bagamat maghapon ang padasal, ilang oras bago ang sinasabing pagdilat ni Lelong, naiwan daw ritong nagbabantay si Allen. Paglilinaw ni Allen, kusa raw dumilat ang rebulto kahit hindi nila ito ginalaw. Kahit kailanman, anuman ang nakatapal sa mahal na Senyor o maraming nagsasabi na ang mahal na Senyor ay goma ang nasa liig niya, kahit kailanman hindi ko ginalaw ang ulo ng mahal na Senyor o ang liig ng mahal na Senyor, kahit yung mismong katawan niya ay hindi ko nagagalaw sapagkat wala kaming kapangyarihan o wala kaming karapatan na galawin ang parte ng katawan ng mahal na Senyor. Ibang-iba ito doon sa isa. Pero ayon sa physicist ng DOH o ng Department of Health na si Assistant Secretary Agnet Peralta, imposibleng dumilat ang isang walang buhay na rebulto. Simple lang din daw ang paliwanag kung bakit sa litrato para itong dumilat. Ito ay isang reflection lamang na andoon na makintab na object
Tapos pag ni-reflect, isip mo talaga isang mata na nakabukas. Ang pinagkaiba lang yung angulo ng pagkakakuha ng camera. Yung isa kasi, tinamaan masyado ng ilaw. Kaya kitang-kita mo yung detalye. Then yung una, medyo madilim yung pagkakakuha kasi medyo mababa. Hindi pwedeng dumilat ang isang statwa na yari sa kahoy na fixed yung pagkaukit. Nakita natin na parang bumukas yung mata, ibang statwa yon. Ang talagang nangyari, dalawa ang kanilang ulo ng statwa na ipinakita doon sa ating isa nakapikit at isa bukas ang mata. Nagtanong-tanong din ang aming team sa kilalang gumagawa ng mga santo, si Polly. Ayon kay Polly, ang mga rebultong katulad ni Lelong, meron daw talagang dalawang ulo. Ang nakapikit na rebulto na ginagamit tuwing siete palabras, Biyernes Santo, o tuwing ginugunita ang sandaling patay na si Hesukristo. Samantala, ang nakadilat namang rebulto ang madalas na nakikita sa simbahan. At dahil detachable o madaling matanggal ang ulo ng rebulto, maari raw itong mapalitan. May mga crucifix na ganun na pwedeng detachable ang ulo, isang buhay, isang patay na. Pero depensa ng pamilya pamatmat. Talagang isang-isa lang siya, hindi siya pwedeng hindi siya detachable, hindi siya natatanggalin. Fix yung balat na nakapako, naka-glue, hindi basta-basta matatanggal. Magkakaiba ang ating paniniwala. Makapangyarihan din ang ating utak. Pwede nitong diktahan ang ating mata at ang ating pakiramdam. Pero pwede rin nating buksang maigi ang ating isipan. Suriing mabuti ang nakikita ng ating mga mata. Pakiramdaman kung alin ang mali at totoo.